Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ay masasaksihan natin ang pag-oorden sa dalawa nating kapatid na sina Robi at Felix. Sila ay tumugon sa tawag ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa kanyang dambana. Napakapalad po namin dahil mayroon na namang maglilingkod sa upasan ng Panginoon sa ating diocesis. Tagal ko pong hinintay ito. Tagal pong dinasal ng nanay ko. Sabi niya yung unang anak niya kapag binigay na lalaki. Sana lalaki yung panganay niya. Pagpaparehin niya to. Gusto niya magpare. Eh ako yung panganay sa pamilya namin. Hindi ko inaasahan na matutupad yan eh. Hindi ko rin in-expect na magiging ganito ako. Magaling kasi si Lord. Iba siya gumawa ng story. Robi at Felix, itong pinakamahirap sa buhay ng sinumang oordinahan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi bed of roses, napakadami. Bakit? Problema sa pamilya, problema sa pag-aaral, problema sa pinansyal, at pagtutuwo o yung mga relationship. Nag-try ako pumasok ng seminaryo. Nagkaroon ng trials, lumabas din ako ng seminaryo. Dumaan ako sa unos, saka sa bagyo. Pero at the end of the day, isang magandang liwanag ang nakita ko. Ang mukha ng Diyos. Kahit naubos kang kandila, ang kanyang ningas ang magbibigay ng lakas sa atin para gawin ang kanyang mission. Nasabi ko sa sarili ko na hindi talaga ako para sa pagkatrabaho sa corporate world o kung saan man. Dito ko nakita yung kung saan ako talaga dapat. Ang pagpapari para sa akin, akala ko hindi na magkakatotoo. Sapagat napakadaming malakid, malaking pangarap sa aking buhay. Actually, 12 years na yung aking naging journey. Lagi ko nga sinasabi kapag nagkukwento ako tungkol sa pagpapari ko. So, magtiwala lang kayo kay Lord kasi He is working a very beautiful love story for you. And at this moment, at sa mga darating pang buwan, ito yung umpisa ng love story kung maganda. Ma, konting dasal pa. Hindi pa ako pare. Deacon pa lang ako. Nakita nyo na hindi madali ang bigyang direksyon at giyahan ng Diyos at sundin ang gusto niya. Ilang years in the making. Siguro masasabi ko, yung stay ko sa seminary na 10 years, alikabok pa lang yun sa mararanasan ko ngayon. Bata pa lang ako, gusto ko ng magpare. Pero ayaw-ayaw kasi ng nanay ko eh. Kasi panganay na ako. Gusto niya magkaroon ako ng degree. Pero tinupad ko yun. So after 9 to 10 years ng pamibigay ko ng pakakulugan sa naisin ng nanay ko, sinunod ko naman yung tibok ng puso. Hindi ko na kayo tatanungin alin. Kayo'y mga kaibigan. Tayo kaibigan ni Jesus dahil mahal niya tayo at minamahal natin siya at ang utos niya'y magmahalan tayo. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, kami po'y ginawaran ng grasya ng Diyos. Papari, para sa akin, napaka-importante yung bagay ng pag-ibig ko.
paglilingkod na kasama ang Diyos. Sapagkat ang paglilingkod na walang kasama ang Diyos, walang patutunguhan. Maraming salamat po. Inyo po ako sinukuan. Ang pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal natin sa Diyos ang siyang magpapasinag at magpapaganda ng ating buhay.